Hello mga brother, this is Thinking Pinas and welcome back to my channel. In today's video ay ituturo ko po sa inyo step by step paano mag-load sa Globe at Home prepaid Wi-Fi using GCash. Pero bago ang lahat, please like, share and subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong updated sa mga i-upload kong videos. Pero bago ang lahat, please make sure po na naka-download na yung app ng GCash at naka-register na po kayo at verified na po yung account nyo. Bakit ko po nasabi na dapat verified na yung account? Kasi may mga load po sa GCash na hindi nyo ma-avail kapag hindi pa po verified yung account nyo sa GCash. Ngayon po, tara po, start na po tayo. Click na po natin yung app ng GCash. Enter na tayo ng PIN. Ayan po yung itsura ng GCash after nyo mag-enter ng PIN. So, i-click na po natin yung buy load katabi ng save money. Sa may buy load for, i-enter po natin yung number ng Globe at Home prepaid Wi-Fi na makikita natin sa likod ng modem. So, ito po yun. Please make sure po na tama po yung i-enter nating number. Kasi baka masayang lang po yung pera natin dahil may iloload natin sa ibang number. Then, i-click po natin yung next. Kung makikita nyo, marami po tayong choices. Pwede tayo mag-enter ng amount, ng regular load, or i-click natin yung sa taas. Yun po. Makikita nyo po yung broadband. Click po natin. Pwede natin pagpilian para sa pag-load natin sa Globe at Home prepaid Wi-Fi. Yan po, meron tayong broadband home surf 599, home surf 999, home surf 1499, at itong broadband home watch 199. Ito pong broadband home watch 199 ay napakaganda po, lalo na kung napakahilig nyo sa mga panonood ng videos using YouTube, Netflix. Ito po, yan po, available for Globe at Home prepaid Wi-Fi only, up to 34 gig, valid for 7 days, 6 gig plus 4 gig daily for videos. Ito po, para sa akin itong load na to ay napakatipid, lalo na napakahilig po namin dito sa bahay na manood ng mga videos using YouTube. I'm sure na magugustuhan nyo po itong load na to at masusulit nyo talaga, lalo na kung mag-isa lang po kayong gagamit nitong load na to. Kahit magdamag po kayong manood ng YouTube videos, eh tingin ko po hindi nyo agad mauubos itong 34 GB at aabot ito sa inyo ng 7 days. Baka nga po kahit tapos na yung 7 days ay may maiwan pa sa inyong load. Marami pa po kayong choices na pagpipilian dyan na tingin nyo ay mas pabor sa inyo or mas gusto yun yung i-load sa inyong Globe at Home prepaid Wi-Fi. Click natin yung next. Pay 199 pesos. Click po natin yan. At lumabas po yung payment received. May message din po na lumabas na galing kay Globe for notification na you have paid 199 pesos of GCash for buying broadband home watch 199. I-close po muna natin to at i-open natin yung app ng Globe at Home para ma-check po natin kung pumasok ba talaga yung in-avail nating load. Kailangan nyo po palang mag-install ng Globe at Home app para ma-monitor nyo yung data usage nyo everyday para magamit nyo po ng maayos yung data load na in-avail nyo before yung expiry date. So yun po, pumasok po yung 6 GB plus yung 4 GB daily. Pero may naiwan po akong 1 gig before yung load na to na nag-load po ako. Kaya umabot siya ng 11 GB. Pero after 7 days, mawala din po yan. Magamit ko man siya or hindi. Please click like kung nagustuhan niyo po itong video kong ito at mag-comment down below na rin po kayo kung may mga question pa kayo about sa Globe at Home at GCash.
This is Tingging Pinas. Maraming maraming salamat po sa panonood. Bye-bye.